Magandang araw po muli sa inyong lahat at kumusta po muli? Welcome back po ulit sa ating channel. At ngayon po ay meron akong i-share sa inyo na concert amplifier. Bali, ang model po nito ay AB502. So bali, wala na po itong problema. Dila lang sa akin ni customer, gawa ng hindi rin niya magamit kasi gawa ng wala nga itong USB module or Bluetooth. Ito pong model na ito, wala siyang Bluetooth module at USB. So, bali ang nangyari ngayon, gagawin po natin ng USB module para magkaroon siya at yung MP3. Ayan po siya. So, ngayon po, ginawa ko na ito. Tinabas ko na yung kanyang front panel. Kung makita nyo po, ayan po, mayroon ng cutting. Bali, kinat ko na siya. So, ito yung kaputol niya. Bali, ayan lang po ito. Binarina ko lang ito. Tapos, inimitan ko ito ng mini drill. Mini grinder. Ayan po siya. Then, after noon, kiki lang po siya. Hanggang sa kuminis ito. Ayan po siya. So, ayan po ang AB502. Wala siyang built-in na Bluetooth. So, ayan po. Bali, natapos ko na. Ang gagawin natin ngayon, iwawiring lang po natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, bakit siya ganyan ang itsura niya. So, kasi po yung aking gagamitin Bluetooth module ay maliit lang. Ito. Ito po siya. So, meron ako dati dito na dalawa. Kung makita nyo po, ay malaki ito. O, ayan. Wala na siyang space. Kung makita nyo, wala na siyang space. So, ang gamit natin ay yung mas maliit. Ayan. So, ito po yun. Itong maliit, alam po ito. 5 volts to ang supply niya. Din itong medyo malaki, 12 volts. So, ayan po siya. So, itong isalpak natin ngayon. Ayan, kaya po nagkaroon ng ganyang korte o itsura gawa nito. Kailangan maisalpak natin itong PCB rito. Ayan. Isakto lang po yan sa ginawa kong pattern. Then, binutas ako ng pagtutorialuhan niya. Ayan po siya. So, atin pong isalpak at wiring natin para matesting natin. Ayan po. So, ayan po, kumakita yung harap niya. So, bali, tinanggal ko muna itong kanyang board dun sa plastic cover para maisalpak natin to. Kasi eksakto lang po ito yung kinating ko. Makita niyo yung kanyang kanto. Ayan. Ito po. Eksakto lang yan. Salpak natin. Ayan. Kung nakita niyo po, eksakto yan. Dito sa likod niya. Ayan po siya kung makikita nyo. Ayan. Then, isunod natin yung kanyang board. Ito. Bali, alam po ito. Salpak rin doon sa guide niya. Salpak natin. Ayan. Salpak na po siya. Kung makikita nyo. Ayan po siya. Salpak siya sa guide niya. Then may dalaw siyang tornilyo dito sa gilid. Kabit po natin. So, ayan po kung makikita nyo yung kanyang screw na dalawa. Ito, yung left and right. Ayan yung holder nung board. Ayan, bali, higpitan natin para hindi siya gumalaw. Then, yung kanya namang screw sa harap. Ito po ang salpak natin. So, ayan po. Para lapat na lapat siya at hindi mahulog.
kailangan may screw. So ayan po, na i-salpak natin. So isunod natin yung kanyang wiring naman ng supply niya, din yung output to, then papasok dun sa input po. Yan. Natin siya i-connect sa likod. Ayan siya. So, ito po yung kanyang supply. Bali, 5 volts lang po ito. Ang gagawin natin ay maglagay tayo ng kanyang sariling power supply. So, meron ako dito yung adapter. Bali, alam ko ito, 5 volts. Yan, exacto ito. Ito ang gagamitin natin para mas ano siya, mas pure yung kanyang supply, regulated. Kasi pag yung kuha tayo rin sa supply nito, maaaring magkaroon siya ng humming or distortion. So mas mainam po itong may sarili siyang power supply. Ayan, bali i-connect natin to. Modify ko lang po ito. Lagyan natin ng pisto rito. Ayan, yan. Pisto po natin dito yan. Then, kuha tayo ng supply rito sa AC niya, AC line. Then ito, pagkapangin natin, connect dito sa input niya. Ganyan po siya. Okay, bali, ito po, i-cable tayo natin dito. Magbari na tayo dito para may pagkapitan ng cable tie para hindi siya gumalaw. Yan po siya. So ito po yung kanyang power supply. Yan yung supply niya, yung wiring niya. Bali, click na po natin. So ayun po, na ihinang natin. Bali, nagyan ko ng sharing cable tube para mas masipo po ito. Kasi pag electrical tape, at tutuklap lang siya. Ayan. So ayan po, bali kumapit na yung shrinkable. Then sunod natin yung kanyang output ng module papunta sa input nitong amplifier. Ayan. Bali, di tayo mag-connect sa ano po, CD, BCD input. Ayan. Bali, tanggalin natin ito kanyang board. Then, katingin natin yung line dito para kahit salpakan mo ng ibang device, hindi napapasok yung mismong MP3 module lang nakapermanente sa kanya. Siya. So bali, ito yung BCD CD input. Katingin na po natin itong linya to para permanente yung MP3 module. So pakatingin natin itong linya to. Ito po. Ito. Saka ito. Yan. Tingin ko muna. So, ayan po, na
cut ko na yung connection niya. Bali, mag-tap na po tayo ng wire para dun sa galing sa module, papasok na ang input sa CD-BCD. Ayan. So, cut na yan. Kahit mayroong pasokan na lang ibang device dito, hindi na po siya makakapasok kasi cut na siya rito. Permanente lang po yung kanyang Bluetooth module. Ayan siya. So, ihinang po natin. Then yung ito po yung left and right. Tapos yung kanyang ground. Ito lang po kahit saan yan. Basta yung mayroong makakapitan siya ng ground. Ito lang siya. So, ayan. I-connect natin. Kasi lang yung papunta sa module. Ayan po siya. Dito naman. Ito naman i-connect natin. Ayan po. Na-i-connect natin yung wire niya. Pagunta dun sa kanyang input. Bali, balik natin ito. Then, isunod natin yung kanyang power supply. Ito naman po. So, okay, naibalik natin yung kanyang board para sa input source. Ayan. Then, sunod natin yung kanyang power supply. Ito po. I-mount natin dito yan sa ilalim, ganyan, para hindi siya gumalaw. Then, pagkapangilan natin ito, yung mga wirings niya. Bali, dun po, butasan natin to para yung cable tie makapasok siya para ma-i-club niya itong power supply. Ito, butasan natin itong dalawang to. So ito po siya. Yun. Then isa pa rito para may pagdaanan yung cable tie. So yan po, nabutas na natin. Then, lagyan natin yung kanyang power supply dito. Then, clamp by cable tie. Ayan. Bali, wiring natin muna natin ang ano po yan, ng supply niya sa AC. So, ayan po, i-connect natin yung kanyang power supply. Ito. Bali, i-cable tie natin para hindi siya gumalaw. Ito po siya. Then yung input niya, kuha tayo sa common. Ayan. Then yung isa niyang line, doon tayo mag-tap sa kanyang main switch. Para pag off nito, off din yung supply nito. Totally cut din po siya. Ayan siya. So, i-click natin to. Then, ayos natin yung wiring. Then, i-test na po natin. So,
So, ayan po siya. Bali na i-wiring na natin. Ayan po. Bali, pinagapang natin dito. Inibol tayo natin. Tapos yung input. Ayan po siya. Yun yung kanyang power supply. Yung adapter. Kumuha sa main. Then, tumawid sa switch. Ayan po siya. So, atin pong testing kung gumana siya. Kung ma-check natin yung kanyang Bluetooth. So, ayan po yung kanyang naging resulta. Yung EB502 na dating walang module ay meron na po. So, ayan yung kanyang itsura dun sa likod niya. Ayan po siya. So, atin pong testingin para ma-check natin yung kanyang audio. Yan, tag natin. Then, power. Ayun, may power na po yung kanyang module. Yan. So, salpakan natin ng USB kung may audio po siya. Yan. Ayun. So okay po, gumana po siya. At okay yung kanyang USB module, yung ating pong nabiling module. Ayan, mas maliit po ito kaysa dun sa mga dati kong kinakabit. Ayan po siya. Test po ulit natin. Test ulit natin. Patulan na huwag anyat itsura na. So, okay po. At hanggang dito lang po yung aking video. Sana po ay makatulong rin po sa inyo. At sa may mga lumang amplifier na wala pong module ng USB MP3, pwede pa ating i-upgrade dyan. Ayan po, makakita nyo po yan. And yung AB5 po, talagang wala siyang module. Kaya nilagyan natin. Yun ang request ni customer para po magamit niya. So, okay lang po. At hanggang dito lang. Maraming pong salamat sa inyong panonood. At sa mga bago pa lang po sa akin, pa-subscribe na rin po sa akin channel at i-like and share po natin. Maraming salamat po.